energy from volcanoes. Okay? Now, bakit nga ba mahalaga na may volcano sa planet Earth or maging sa ibang mga planeta? Okay? Ang volcanoes kasi, number one, nire-release na yung pressure na nabibuild up sa loob ng Earth, sa ilalim, okay, ng Earth. So, di ba tulad na binanggit ko kanina, yung pressure nagsisimula kasi dun sa mismong mantle, aangat dun sa magma chamber. Okay? Now, kailangan ma-release yung pressure na yun or else pwedeng sumabog. Di ba? Yung part na yun ng layer of Earth. Now, etong pagputok ng vulkan or yung volcanic eruption ay similar sa tinatawag nating pressure cooker. Hindi ko sure kung nakakita na kayo ng pressure cooker o ginagamit niyo sa bahay. Pero pressure cooker kasi ginagamit siya para lumambot yung mga karne. So sa sobrang taas ng pressure sa loob, mapapansinin niyo yung pressure cooker, meron siyang whistle dun sa pinakatakip niya. Okay? Tapos mag-whistle 'yon, magi-release siya ng hangin galing doon sa nasa loob nung mismong lalagyan. Okay? Bakit yung ginagawa? Kasi para ma-release yung pressure sa loob, hindi sumabog yung mismong pressure cooker. Ganun din yung idea dito sa volcanoes. So, kailangan niya magkaroon ng volcanic eruption para ma-release yung pressure na nasa ilalim ng Earth. Okay? Aside doon, isa rin sa naging benefit nitong pagkakaroon ng mga volcanic eruption, yung pinabasa ko sa inyo na article, di ba, na noon sa Activity 1, which is yung Mount Pinatubo, nung nagkaroon siya ng volcanic eruption noong 1991, na sobrang lakas ng volcanic eruption niya at sa sobrang dami ng pyroclastic materials na nirelease niya. Okay? Yung mga ashes nagsuspend doon sa atmosphere. Tapos, after a year, bumaba yung temperature sa loob ng Earth. So, paano nangyari yun? Kasi nakasuspend dun sa atmosphere yung ashes. So, nangyari, naharangan niya ngayon yung sunlight na makapasok doon sa loob ng Earth. Now, pag naharangan niya yung sunlight, di siya makapasok sa loob ng Earth, mas konti yung ma-absorb nating sunlight. Therefore, mas magiging mababa yung temperature sa loob ng Earth. So, yun yung isa sa mga naging benefits din ng volcanic eruption. Now, aside doon sa dalawang binanggit ko, mas nagagamit ang volcanic eruption sa pagkuha ng tinatawag nating geothermal energy. So, ito yung energy na nakukuha natin mula sa mga volcanoes. So, saan nga ba galing yung term na geothermal energy? So, geothermal energy ay galing sa Greek words na geo, meaning earth, and therme, meaning heat. So, dito galing yung term ng geothermal. So, from the word itself, earth, tsaka heat. So, ang ginagamit niya ay yung init mula dun sa earth to produce energy. Okay? Ang geothermal energy is an eco-friendly, renewable source of energy utilizing the heat generated within the Earth. So dito, environment-friendly siya. Wala siyang nire-release ng mga nakakasamang usok or byproduct na pwede makasama sa environment. At the same time, renewable siya. So ibig sabihin, hindi mauubos yung supply. Okay, for this kind of energy. Now, paano nangyayari yun? Ginagamit ngayon yung heat, yung init, mula doon sa ilalim ng lupa to generate energy or electricity. Okay? Now, may mga iba't ibang area sa buong mundo kung saan pwede nating magamit yung geothermal energy naturally. First one, we have what we call fumarole. Okay? Fumarole is a hole in the ground where vapors and gas come out. So ito ay butas sa ilalim ng lupa kung saan nag-release siya ng gases and other vapors. Katulad nito nasa picture. Ayan. So yan, mainit yan, yung mga gases na yan. Okay? Tapos dito naman sa nakikita nyo may yellow, dito may kasama siyang sulfur. Okay? So may mga minerals din siyang kasama. Okay? So this is fumarole. So dito rin, pwede tayo makapag-harness dito ng geothermal energy. Another is what we call hot spring. Siguro medyo familiar na kayo sa term na hot spring. So it is a source of water which flows out a temperature higher than the average temperature of other
hot springs, other springs rather. So, ibig sabihin, dito sa word na hot spring, ibig sabihin, mainit. Okay? Ayan. So, ito yung example natin ng mga picture. So, ano siya? Body of water siya kung saan mainit, okay, yung tubig. Bakit mainit yung tubig? Kasi, usually, ang mga hot springs, nakikita yan sa mga malapit na, may mga malapit na active volcanoes. Diba sabi natin doon sa part ng volcano, merong magma sa ilalim. Okay? Yung magma na yun, sa sobrang init niya, yung mga bato, okay, yung lupa na nasa paligid ng magma chamber, ay umiinit din. Okay? Tapos, yung init na yun, syempre mag-spread out yung init hanggang body of water na yan, may mainit na lupa doon sa ilalim. Ang tendency ngayon, umiinit din siya. Okay? May mga extreme cases na katulad nito sa picture na merong, tawag dito, may steam kasi sobrang init nung hot spring. Pero may mga cases naman na wala siyang steam, pero pag lumangoy ka dun sa hot spring, mainit yung tubig. So, hindi siya usual kasi normally naman talaga ang mga body of water natin ay malalamig. Okay? Pero dito sa hot spring, tulad nga ng binanggit natin, mainit siya dahil doon sa presence, no, magma sa ilalim ng lupa na nagiging dahilan kung bakit naging mainit yung lupa. And then, in return, mainit din yung spring. Okay? Dito sa Pilipinas, sikat ang mga hot springs sa area ng Pansol, Laguna. So, doon maraming mga hot springs, okay, na makikita. Although, hindi ganito ka-extreme, okay, na may umuusok-usok. Pero pag lumangoy kayo doon, mararamdaman ninyo yung mainit na tubig. Next, number 3, we have geyser. So, ang geyser naman, it is a spring that occasionally shoots out hot water and steam. So, ito naman siya. Okay? So, spring pa din siya, kaya lang, ang pinagkaiba niya sa hot spring kasi, eto talagang naglalabas siya from time to time ng fountain of water at saka gases. So, hindi katulad sa fumarole na ang lumalabas lang ay gases. Eto may kasama water, fountain of water at saka gases. So, yan yung geysers. Alam ko ang madalas may geysers ay sa ibang bansa. Dun sa isa sa mga nabasa ko ay sa Iceland. May mga ganitong klase ng landforms. Ayan. So, dito pwedeng ma-harness ang geothermal energy naturally. Okay? Pero ang isang way para talaga magamit natin yung geothermal energy ay yung pagtatayo ng geothermal power plant. So, ang geothermal power plant ay katulad lang din ng regular na power plant except that no fuel is used to heat water into steam. Ang basic idea kasi sa majority ng power plants, merong turbine yan, parang hélice, okay, ng electric fan, na papaikutin. Paano siya pinapaikot? Kailangan merong steam. Now, pag napaikot ngayon yun, gamit ang steam, nakadikit yun sa generator, okay, tapos yung generator ay mag-produce ng electricity. Okay? So, yan yung idea. Now, dito sa geothermal power plant, hindi gumagamit ng fuel. Walang gasolina, walang fossil fuel, walang coal na gagamitin to produce that steam. Okay? Ang ginagawa lang din sa geothermal power plant, yung heat or yung init deep inside the earth, sa ilalim ng lupa, ang ginagamit to produce steam para makapag-generate ng electricity. Okay? So, paano nga ba na-generate yung electricity? Meron tayong 5 simple steps. Okay? First one, wells are drilled deep into the earth to pump steam or hot water to the surface. So una, magbubutas muna sila ng malalim. Tapos lalagyan niya ng pinaka-pipeline kung saan aabot na yung groundwater. Bakit bang kailangan groundwater? Okay? Tandaan natin, sa pinaka-ilalim, merong magma chamber, tapos may lupa. Tapos lupa, tapos may groundwater. Yung groundwater, yun yung nasisipsip ng lupa kapag umuulan. Okay. Water na yun ay mainit. Kasi nga, di ba sabi ko kanina, nag-spread out yung init from the magma ay dun sa lupa, sa ilalim, hanggang sa ma-reach niya yung groundwater. Now, yung mainit na yun, na tubig, na groundwater, yun yung kinukuha, okay, para makapag-generate ng steam. Okay? Now, so step number 2,
When the water reaches the surface, the drop in pressure causes the water to turn into steam. So, ang mangyari, malalim kasi yung groundwater. So, kukunin niya, ipapakyat yung hot water. So, dahil mag-iiba ngayon yung pressure pagdating niya dun sa ground, sa lupa, sa ibabaw ng lupa, nagko-convert ngayon from water, from liquid, nagiging gas yung state ng water. So, from water, magiging steam. Okay? Now, pag naging steam na siya, third step, the steam spins a turbine. So, papaikutin niya na ngayon yung turbine, which is connected to a generator that produces electricity. Okay? And then, step four, so meron tayong tinatawag na cooling tower, didiretso ngayon doon yung steam. It cools the steam, which it condenses back to water. So, papalamigin niya yung steam, tapos magkocondense siya at magiging tubig ulit. Na pag malamig na ngayon yung tubig, ibabalik ngayon siya sa ilalim ng lupa, tapos paikot-ikot lang yung process. Now, para mas maintindihan ninyo kung paano siya, ito yung example nating diagram. Ayan. So, ito nasa ilalim na to, ito yung groundwater na mainit. Okay? So, una, di ba, naglagay sila ng pipeline dito, ipapump ngayon itong hot water na ito, paangat. Okay? So, habang umaangat yan dito sa ibabaw ng lupa, nag-iiba yung pressure, eventually from water, magiging steam. Pag naging steam na siya, diretso ngayon siya dito sa turbine. So, papaikutin niya yung turbine. Yung turbine ngayon, nakadikit siya sa generator. So, yung pagpapaikot sa turbine, yun yung makakapag-generate ng electricity. Tapos, yung generator, connected siya sa iba't ibang transmission lines. Okay? Now, kapag natapos na ngayon yung steam na paikutin yung turbine, saan napupunta yung steam? Diretso siya sa cooling tower. Okay? Dito sa cooling tower, papalamigin yung steam hanggang sa maging mabalik na, mag-condense siya, bumalik na siya into water, tapos malamig na yung tubig na yon, and then, babalik ngayon siya dito sa ground. Okay? So, babalik siya dito sa ilalim ng lupa. Tapos, syempre, malamig siya, mainit yung lupa. So, iinit siya ulit, tapos, ganun ulit yung process. Paulit-ulit lang yung process niya. Okay? So, this is the geothermal power plant. Now, itong usok na to from the cooling tower, ito ay product lamang nung pagkocondense mula doon sa steam sa water. Okay? So, ibig sabihin, hindi talaga siya hindi siya nakakasama sa environment. Normally, water vapor lang din naman to. Yung iba na steam na nakaka-escape, okay, pwede rin maisama dito sa lumalabas dyan sa cooling tower. Okay. Now, sa Pilipinas, meron tayong geothermal power plants. This is as of June 2020, ha, according sa Department of Energy. So, sa Luzon, meron tayong apat na geothermal power plants. We have the Bacman. Bacman yung pangalan. This is found in Manito, Albay. Macban sa Kalawan, Laguna. We have Macban Binary sa Bitin Bay, Laguna. We have Tiwi sa Tiwi, Albay. So, apat sa Luzon. Sa Visayas, meron din tayong apat. We have Tongonan 1, Unified Leyte sa Tongonan, Leyte. So, itong dalawang to sa Tongonan, Leyte, matatagpuan. And then number 3, Nasulo and Palintinon, pareho matatagpuan sa Valencia, Negros Oriental. Okay? And then sa Mindanao, meron tayong isa, which is Mount Apo EDC sa Kidapawan, North Cotabato. So, ang total natin ng geothermal power plant, okay, ay 9. So, sa buong Pilipinas yan, meron tayong 9 geothermal power plants. Ano nga ba itsura talaga ng geothermal power plants? Ganito ang itsura nila. Ayan. So, mapapansin ninyo, marami siyang pipelines. Okay? Tapos, ayan, mayroon siyang cooling tower. Another picture. Ayan. Ayan. So, syempre, yung nirelease niyan, okay, na water vapor or steam ay depende doon sa, syempre, amount din na nakukuha nila from the ground. Okay. Now, ano ang advantages na merong geothermal power plant? Number one, tulad binanggit ko kanina, it is environment friendly. Wala tayong, walang marirelease na waste product na nakakasama sa environment.
Pangalawa, it is renewable. Kumakapasin niyo yung process kanina, yung tubig, magiging steam. Tapos pag natapos niya, paikutin yung turbine, yung steam, gagawin ulit tubig, babalik ulit sa ground. So, ibig sabihin, paikot-ikot yung process, hindi mauubos yung tubig sa ilalim kasi binabalik lang din siya ulit sa ground. So, renewable siya. So, hindi mauubos yung source natin ng steam or ng hot water using the geothermal power plant. Okay? So, yun yung dalawang pinakamalaking advantage, okay, ng geothermal power plants. At the same time, yung lugar din kung saan siya paglalagyan, yung space na masasakop niya, hindi siya ganun kalaki, hindi katulad sa ibang mga power plants na kailangan ng sobrang lalaking space para ma-generate yung electricity. Okay? So, yung land area niya comparing sa other power plants, mas maliit. Okay? Now, on disadvantage naman, number one, possible na maging expensive ang pagpapatay ng mga geothermal power plants. Siyempre, depende dun sa mga cost ng mga materials and sa location. Doon na ngayon papasok yung number two, the location. Hindi lahat ng lugar pwede lagyan ng geothermal power plant. Limited lang yan. Siyempre, usually ng geothermal power plants, matatagpuan lang din siya sa mga malalapit sa mga active volcanoes. Kasi siyempre, doon may magma sa ilalim, yung magma ang magpapainit dun sa groundwater na kailangan for the geothermal power plant. Okay? And pangatlo, yung efficiency. So, based sa akin na research, ang efficiency lamang ng mga geothermal power plants ay 15%. So, mababa yung efficiency rate niya. Anong ibig sabihin nito, ma'am? Ibig sabihin ba hindi sila masyadong nakapag-generate ng electricity? Nakapag-generate sila ng electricity na kaya naman na magpailaw or magpagamit ng electricity sa ilang barangay, okay? Pero pag sinasabi nating efficiency, yung dami, okay, nung processes na ginawa nila para lang makuha or makapag-produce ng electricity, okay, ay masyadong maraming process, masyadong maraming mga kailangan mo nang gawin. Tapos, mas kaunti yung output ng electricity. Okay? So, yun yung nangyayari. So, yung output niya, hindi siya katulad syempre ng mga fossil fuel power plants or coal power plants. Mas kaunti yung output niya compared sa ibang mga klase ng power plants. Okay? Yun lang din yung kanyang disadvantage. Okay? Kaya dito sa Pilipinas, hindi lang tayo maasa sa geothermal power plants. Iba't ibang klase ng power plants yung ginagamit natin. Meron tayong fossil fuel, meron tayong coal-powered, meron tayong wind, meron tayong solar, meron din tayong hydroelectric power plants. Okay? Now, last part. We have what we call geothermal heat pumps. Ang geothermal heat pumps naman, they use the heat coming from close to the earth's surface to heat water or provide heat for buildings. So, pinagkaya pa niya sa power plant. Ang power plant kasi, mainly to generate electricity. This one, sa heat pumps, para mag-provide ng heat sa mga buildings. Okay? So, dito, yung pumps or heat pumps, they transfer heat by pumping water or a refrigerant through pipes just below the earth's surface kung saan ang temperature ay 50 to 60 degree Fahrenheit. So, ano yung tsura ng mga heat pumps? Katulad siya nito. Ayan. Ang heat pumps ay usually nakikita sa ibang bansa. Okay? So, dito, ito yung heat pump nasa loob ng bahay o nasa loob ng building. So, may pipe dito sa baba. Ayan, hanggang dito sa ilalim ng lupa. So, yung lalim ng lupa na yan, yung mainit. So, sa loob ng pipes na yan, meron dyang water or refrigerant. Okay? So, ang mangyari, yung malamig na yan ng water, bababa yan dito sa ibabang part ng pipe. Tapos, pag nadaan na siya dito sa part kung saan mainit, okay, eventually, magiging mainit din yung water. Now, kapag uminit na yung tubig, aangat ngayon yan dito sa pinaka-heat pump. Tapos, yung init na yun, yun yung yun ngayon yung maging source of heat sa loob ng bahay. So, parang isa-spread out yung init na yun sa loob ng bahay. Usually, nakikita ito sa mga ibang bansa. Lalo-lalo na sa mga areas kung saan or mga bansa kung saan merong winter season. Kasi yung mapapansin ninyo, pag winter season, sobrang lamig kasi niya. Maabot nga yan minsan ng negative degree Celsius. So,
Pag ganun kasi, syempre, as human beings, kailangan natin na mainit. Kaya hindi tayo mabubuhay ng sobrang lamig doon sa area. Kaya kailangan yung bahay or yung building ay continuously merong heat source. So, isa ito sa ginagamit na nila para makapag-provide ng heat sa bahay or sa buildings. Okay? So, that ends our discussion for today. Thank you for listening.